Hey Youtubers! Welcome po sa aming YouTube channel. Sa video na ito ay pag-uusapan natin kung ano ang tamang programa sa pag-vaccine ng aming mga aso. Mamaya, i-explain namin at ipapakita sa inyo kung ano ang kahalagahan ng vaccination sa aso at kung kailan sila dapat bakunahan. Si Nutella ngayon ay pababakunahan natin. First vaccine niya ngayon. At mamaya, ipapakita namin sa inyo kung paano yung pagkakasunod-sunod nung vaccination nila. Ngayon, kung bago po kayo sa aming YouTube channel, huwag pong kalimutang mag-subscribe, i-hit ang notification bell para updated po kayo sa aming mga video. Ah, saan? Hindi makita yung aso. Hello. Dilim kasi. Negi. Parang ano lang. Insect lang. Hi, for kennel ka, vaccine. Fred! Ayaw lumakad eh. Oh, no! Ito tayo ngayon kay Doc CJ ng Pet Friends Veterinary and Grooming na Clinic. So, today it's Nutella's first vaccination and Red. Red first shot na kennel calf. Red, ano ka, waiting tayo ha? Red, kuko ko! Red? Hi, vapor! Hindi ko pwede, wala pa itong bako ng bako. Hello! Hi, vapor! Ngayon, nandito lang sa labas kasi meron atang may puppy na may sakit sa loob. Sana hindi siya umiyak. Hindi umiyak. Tapa nga. Ayaw na naman maglakad, laging buhat. So, tapos na kaming mag-vaccine. Kay Red, ang binaksin namin kay Red is kennel ka. Tapos yung kay Nutella, first vaccine niya. Ayan, si Red, naglala. Si Red, always scary. Asadong baby na yan. Ah.
Red, inside the car na. Ayan, well, first, tapos na sila sa kanilang vaccination. Nanggaling tayo kay Doc CJ. Salamat. Salamat, Doc. Ngayon, discuss ko kanina yung sinasabi ko nung bawat vet kasi, iba-iba yung program pagdating sa vaccination. Ngayon, halagaan naman ng bakuna pagdating sa mga aso ay para protection nila sa mga nakamamatay na sakit. Ngayon, usually, nagbabakuna sa mga aso, nag-i-start ang vaccine nila at the age of 6 weeks. Pero before yon, ang unang ginagawa ay deworming. Una yan. At the age of 2 weeks old, sinisimula na namin ipurga ang mga aso para masigurado na wala silang bulate. Ngayon, after 2 weeks ulit, on the 4th week, ang kanilang second deworming. Tapos, on the 6th week, doon magsisimula yung kanilang first booster shot, kung tawagin nila. Iba't ibang klase ang bakuna. May 5-in-1, may 6-in-1, may 8-in-1. Kung ano-ano yung mga yon, yun yung mga halimbawa dun sa 5-in-1 to 8-in-1. Nandun yung parvovirus, distemper, leptospirosis, CCV, canine coronavirus, ano pa ba? Nakalimutan ko na yung iba eh. Ipapasulat ko na lang dito, banda rito, kung ano yung mga virus na mape-prevent pagka complete at updated ang vaccination record ng mga aso. Ngayon naman, ang dahilan kaya nagsisimula ang first booster ng bakuna sa mga tuta ay dahil sa tinatawag na maternal immunity. Ano ba yung maternal immunity? Ito yung maternal antibodies o yung protection ng tuta laban sa mga nakamamatay na sakit. Ito ay nakukuha sa pamamagitan ng pagdede nila sa dam o dun sa babaeng aso sa kanilang nanay. Ang maternal immunity ay nakukuha sa colostrum. Yung colostrum, yun yung gatas na nagmumula, syempre, dun sa ina, sa first 48 hours nung pagkapanganak niya. So, napaka-importante, mga ka-wolfers, na mapadede natin sila kaagad pagkapanganak pa lang nila. Disclaimer lang po, hindi po kami vet. Yung sinashare po namin, yung mga natutunan lang rin namin na itinuro sa amin ng mga vet, ang maternal immunity ay naaalis siya in between 6 weeks to 8 weeks. Kaya, nagsisimula ang bakuna on the 6th week. Ngayon, iba-iba kasi ang programa bawat veterinaryo. Kaya, mas maganda pa rin talaga na ang nagbabakuna ay ang inyong licensed veterinarian. May mga breeder kasi na sila yung nagbabaksing ng kanilang mga aso. Ngayon, may proper handling kasi dun sa bakuna. Yun kasi ay live antibodies na pagka hindi mo na maintain yung kanyang right temperature, maaari itong mamatay, mamishandled, at hindi magkakaroon ng epekto ang bakuna sa inyong mga aso. Yun ang dahilan. Ngayon, pagka natapos na yung first booster, ang program ng aming vet ay sunod yung third deworming. Pero ito ay depende pa rin dun sa program talaga ng inyong vet. So, sa 6 week and 5 days, magpupurga ulit kami. Tapos, ang second shot nyan ay every 2 weeks na. 6th week ang first shot. Second shot, 8th week. Tapos, sa pang 10th week. So, sa 10th week, ang kasunod niyan, 12th week. So, 3 months na sila nun. May mga vet na pinagsasabay na yung booster saka yung anti-rabies. Kasi pwede na siyang bakunahan ng anti-rabies. Kasi yung may maternal immunity rin para sa rabies ang nanay paano sa kanyang tuta. Yun daw ay nawawala sa pagitan ng
12 weeks up. So, mas safe na mabakunahan sila ng anti-rabies pagka tatlong buwan na yung mga tuta. Pagkatapos ng third shot, pwedeng sundan mo pa rin ng fourth shot. Ang, yung iba kasi ang ginagawa, 5-in-1, 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 tapos 8-in-1, pang-apat. Meron naman, wala nang 5-in-1, diretso na, 6-in-1, 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 tapos 8-in-1. Meron naman, 6-in-1, 6-in-1, tapos 8-in-1. Again, depende ito sa program ng inyong veterinaryo. Ngayon, pag natapos na lahat yung deworming, at least tatlong purga, tatlo o apat na bakuna, ang kasunod nun yung kennel cough vaccine. Para sa naman yung kennel cough vaccine? Yun naman, syempre, para sa kennel cough. Ano ba yung kennel cough? Yun yung pag-ubo ng aso. Ito ay mahalaga lalo na dun sa may mga kennel. Ibig sabihin yung marami silang alagang aso kasi napakadaling mahawa ng aso ng ubo at ito ay nakakaawa talaga pagdating na mahawahan sila. Kaya napakahalaga rin ng kennel cough. Kapag ka 6 months na ang inyong tuta, bibigay naman kami ng para sa heartworm. Yung heartworm naman, ang sabi nga ng marami, prevention is better than cure. So, yung heartworm, nagbibigay kami. May mga nabibiling tablets. O consult kayo sa inyong mga vet kung ano yung dapat na heartworm. Ito kasi ay depende sa bigat ng inyong aso at depende rin kung ilang buwan na sila. So mahalaga na lagi kayong mag-consult sa inyong mga veterinaryo. Ayun na nga mga cool first, nakita nyo naman po kung ganong ka-importante ang vaccination ng aso. So dapat lagi pong updated ang vaccine records ng ating mga dogs. So ayun po. Maraming salamat at sana ay may natutunan kayo sa amin dito sa video na ito. Again, what is it, Vito? Subscribe. What? Again, again? Hit the bell and like! So, yun po. Don't forget to subscribe and hit the bell down and like sa aming YouTube channel, CB Wolf Kennel. And also, don't forget to like our page. Facebook page, what is it?